guys, ayan, makikita nyo kung gaano siya kadumi. Ayan. So, brush nyo lang. Kung wala tayong pressure washer, ang katapat lang nyo na eh, hose, brush, saka sabon. Kusin nyo lang. Ayan, kikita nyo. Tapos, tapon nyo na lang yung mga rume. Same process lang din sa pagbabanlaw. Habang binabanlawan nyo, i-brush nyo rin para yung tapon ng maruming malikabok sa kalang maruming tubig na matapon nyo siya dire-diretso. Same process. Okay lang. Scrub mo lang yung scrub. Ayan, kikita nyo yung dumi. Much better scrub nyo lang siya sa isang way para doon lang siya naiipon. Kasi yung foam naman ng mga car seat natin is hindi naman siya ganun nag-absorb ng tubig. Hindi siya katulad ng mga foam na ginagamit sa higaan. Ayan, hindi siya masyado nag-absorb kaya napapansin nyo. Ayan, hindi natin natatapon din yung tubig. Yung maruming tubig. Ayan, kung walang vacuum, kasi yung iba ginagamit sa mga nagdi-detailing, binabacuum nila yun eh. So para mas mabilis matuyo, ang suggest ko na lang gamit na lang kayo ng chamois, tapos idiin nyo na lang din. So yung chamois naman nag-absorb din siya ng tubig. Yun lang din yung mabilis na way na pagpapatuyo sa kanya. Yan. Mamaya pakita ko rin kung paano tinutuyo. Okay. Brushing natin. Ngayon, dito gumamit ako nung ayan, yung mga binibenta sa mga mall na tigi 100. So, scrub mo lang siya. Basi mo yan. Na-absorb niya yung mga tira-tira pang tubig. So, mas mabilis niya siya mapapatuyo. Same process lang sa lahat ng upuan. Kasi wala tayong wet and dry vacuum. Kaya ito yung gamit natin. Ayan. So pwedeng DIY kahit hindi tayo kompleto sa gamit. Basta kailangan lang ng konting diskarte. Yun lang. Okay, so ayan guys. Tapos na natin yung dalawang front seat natin. Ay okay. Konting bilad-bilad sa araw para hindi siya bumaho. Ating linisan lahat, front and back seat natin. Ngayon naman spray natin ng konting fabric conditioner para maging mabango yung pinaka outcome niya, hindi pa gumagana. Konting spray lang para pag natuyo siya, mabango-bango naman. Hindi naman masamang mag-eksperimento. So, pag hindi mabango, edi na natin ulitin.